Kumusta mga kachika? Welcome back to our channel at narito na ang bagong trending ngayon. Hindi napigilan ng Star for All Seasons na si Vilma Santos ang maiyak nang mapag-usapan ang kinasasangkutang isyu ng panganay na anak na si Luis Manzano. Sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 14 ay naging emosyonal ang veteranang aktres. Natanong kasi si Ate V patungkol sa mga classic lines nito sa kanyang pelikula at isa na rito ang line mula sa dekada 70 na "Hindi masamang tao ang anak ko. Kahit sa oras na ito, humarap ako sa Diyos. Kahit sa demonyo, hindi masamang tao ang anak ko." I'm sorry Tito Boy. It's not easy. I'm sorry, it's not easy. I mean, kaya ko i-entertain but the only thing, sorry, naluluhang saad ni Ate V. Makalipas ang ilang sandali ng medyo mahimasmasan na ang actress politician ay sinagot na niyang muli si Tito Boy at sinabing kilala niya ang anak niya. The only thing I can say is that I know my son, ang anak ko tumutulong, hindi nang loloko. Kaya yung mga nagsasalita at naghuhusga sa kanya, dahan-dahan lang kayo. Walang ibang nakakakilala sa anak ko kundi ako. And I know he's such a good person. V. I'm sorry. No, we understand. But Luis, you will be fine. You will be fine. Yeah, you will be fine, anak. Uh-oh. Maraming nagdarasal sa'yo. And the truth will prevail. Yes. Alam ng mga tao yan, tumutulong ka anak, hindi ka nanloloko. Okay. And I love you Lucky! Dalangin naman ni Ate V ang patuloy na paggabay ng Panginoon sa kanyang pamilya. Nakiusap rin ito sa mga netizens na nagbigay ng hindi magandang komento at naninira kay Luis. Ako na lang, huwag ang anak ko. Ako na lang, sabi ni Ate V. Nauna nang itinanggi ni Luis ang mga ibinabatong alegasyon laban sa kanya at sinabing maging siya ay nabiktima rin dahil hindi pa naibalik ang pera niyang 66 milyon pesos. Ayon pa sa inilabas na pahayag noon ng panganay ni Ate V ay nagbitino siya sa pagiging chairman of the board ng gas company noong February 2022 at simula noon ay dinistansya na niya ang sarili mula sa kumpanya. Ito ang latest update sa Showbiz Chika Minute.